Naimbag na aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Congressman Abante, sumabog sa galit. At sino kaya itong senador na kanyang pinatutungkulan? Panoorin po muna natin ito. Gusto ko rin makinig yung mga bashers natin. Gusto ko rin makinig ng mga bayaran ng mga trolls at bayaran ng mga vloggers. Gusto kong makinig kayo para makita niyo yung katangahan ninyo. Bakit may Quadcom? Bakit nagsama-sama ang public accounts, ang public order and safety, ang dangerous drugs at human rights? Sapagkat pare-pareho ang mga taong pinapatawag namin to shed light on what is happening to our country. Ang proliferation ng illegal pogo sa ating bansa dahilan sa pagdagsa ng mga Chinese na mahigit kumulang na 300,000. Ang tanong ay ganito, sino ang nagbigay ng birth certificate sa kanila na naniniwala kaming fraudulently acquired? Paano sila nakakuha ng passport? Paano sila nakabili ng large tract of land samantalang marami tayong mga kababayan na wala man lang maliit na lupa na pagtatayuan ng kanilang bahay? Fraudulently acquired lands through bogus corporations. Sinabi ng dating leader ng past administration na ginawa niya ang nagawa niya sapagkat, as I quote, "I love this country." Billions of pogo money exchange hands between these Chinese and some high public officials in the past administration. Pagmamahal ba sa bayan ito? Or tulad ng sinabi ng Biblia, "The love of money is the root of all evil." Pagmamahal ba sa bayan? If you allowed the hundreds of thousands of Chinese to come here who do not even love this country? Pagmamahal ba sa bayan na ilagay mo sa bingit ng alanganin ng ekonomiya ng bansa? Aber, gumanda ba ang bansa natin? Nabawasan ba ang korupsyon? Ang PNP na dapat magbigay ng proteksyon sa ating mamamayan ay naging kanlungan ng mga drug syndicate. Bakit? Pera. Kinakampiyan natin ng war on drugs. Kinakampiyan natin yan. Pero bakit kinakailangan may mamatay o pinatay ng mga 30,000 na tao na ang karamihan niyan ay mistaken identity, na ang iba ay mga bata? Ang sabi ng isang senador na nakaupo na dating PNP Director General, collateral damage? Collateral damage lang ba ang pagpatay? Yan ang gusto kong sagutin ng senador na yan. Collateral damage lang ba ang pagpatay kay Kian de Los Santos? Collateral damage lang ba ang pagpatay sa isang 3 taong gulang sa Cebu? Collateral damage lang ba ang pagpatay sa isang 9 taong gulang na bata doon sa Caloocan? Collateral damage? Ang pagpatay sa isang pinagtanungan lang kung nasaan si Pilo, hindi sa tinabi niya, hindi ko alam, pinatay yung pinagtanungan. Samantalang si Pilo ay buhay pa at naglalako ng drugs. Collateral damage ba ang pagpatay sa isang driver ng tricycle driver? Ha? Na nagsakay ng drug pusher, pinatay yung drug pusher, pero pinatay din ang driver ng tricycle. Yung ba ay collateral damage? Pagmamahal ba sa bayan ito? Kapag ang tao pumapatay ng marami, ha, at binabayaran ang mga pumapatay, pagmamahal ba sa bayan ito? Nais kong sabihin sa inyo, there is not one family that has the monopoly of love of this country. There are almost 120 million Filipinos and most of these Filipinos love their country. Ayaw natin na mayroon lang isang pamilya na magsasabi na sila ang nagmamahal sa bansang ito. Galit tayo. Bakit may Quadcom? Galit tayo sa masama na tinutulak ang bansa sa kasamaan. Bakit may Quadcom? Galit tayo sa pogo o anumang sugal na lalong nagpapahirap sa ating bayan at nagpapayaman sa iilan. Galit tayo sa droga na pumapatay sa maraming ating kabataan. Galit tayo sa mga
human rights violators. Ito man ay agents ng pamahalaan o NPAs o terorista o mga kriminal na nagahasik ng kaguluhan sa ating mahal na bayan. Hindi po tayo terorista. Ano po? Hindi tayo terorista. Hindi tayo komunista. Hindi tayo diktatorya. Tayo ay demokrasya na nagmamahal sa isang malayang bansa. May respeto sa saligang batas, sa karapatang pantao, sa mararangal na mga public officials, lalo na sa taong bayan. Ayaw natin ng proliferation of illegal gambling. Ayaw natin ng mga Chinese na gusto tayong sakupin. Ayaw natin ng ilang mga opisyal ng bayan na imbis na suportahan ang bayan ay nakikitulog sa higaan ng mga dayuhan. Ayaw natin ng illegal na droga. Ayaw natin ng patayan. Galit tayo dyan. Respetado natin ang batas at dahil dito, mahal natin ang ating bayang Pilipinas. Yan, mga kaibigan, ang Quadcom. Kaya ngayon, nandito muli tayo. Tuloy po ang ating trabaho. Because we realize the gravity of the task before us. As a result of our hearings, we have already produced proposed legislation that will address the issues we have unearthed as we dug into the house and wife of extrajudicial killings. Pero hindi pa po natatapos sa pag-propose ng batas. As mentioned by our co-chair, Representative Barbers, we will also recommend the prosecution of those behind these monstrous killings. It is my hope, my prayer, that these recommendations are followed through so that justice is served for the families of the victims of the EJ case. Maraming salamat po, Mr. Chairman, sa pagkakataong binigay sa akin. Ayan, nahulaan nyo na ba kung sino yung senador na pinatatamaan ni Congressman Abante? Hindi kaya ito ay si Senator Bato de la Rosa? Dahil meron pong nabitawan na salita itong si Senator Bato. Sabi niya, from the very beginning, nakaplano na ang impeachment na yan. Hindi naman yan mag-iimbestiga kung walang balak na impeachment. Alam naman natin na impeachment is a political process, not a judicial process. Saka chances are, lalabas talaga ang political color mo. Hahantong sa kampihan. Political process yan eh. Teka muna, Senator Bato, wala pa yung Quadcom na yan. Ikaw at ang mga kasamahan mong mga senador ay halatang halata na na ang pinagtatanggol ay ang pamilya Duterte. So ano ang maaasahan namin sa'yo? Talaga naman mahilig kayong magturo pero hindi nyo nakikita kung ano ang mga baho ninyo. Eh sa totoo lang, sa panahon ngayon, mas marami po, isa na po ako doon, ang nagtitiwala sa ating kongresista sa House of Representatives kaysa sa mga senador na halatang halata ang mga bias, na halatang halata kung sino ang kinakampihan, na kahit na malina na naibunyag na sa Quadcom, na marami ng ebidensyang lumabas, pilit pa rin nilang itinatama ang mali. So masisisi ba natin ang karamihan ng taong bayan kung mas may tiwala kami sa mga kongresista kaysa sa mga senador natin ngayon? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos, tiagnina.